Ayan na siya, guys. Ang gulo, no? Ito, pinag-shoot ko na lang eh. Ito, mga 7-Eleven items natin. Ayan yung mga sandwiches. Ito yung manga, yung onigiri. Tapos, ito naman yung dress ni Mama. Ito yung mga damit ko na nabili sa Platinum. Andyan yung salami natin. Ito yung mga dress ni Sis. Ito yung mga tito items. Dito sa kabila, ito yung shoes ko. Ito yung lagay ng mga chargers, toiletries. Ito mga damit ko, guys, sabog-sabog. Hindi ko na natupi. Tapos, nilagyan ko ng divider kasi ito mga gamit na. Ito mga bago, ayan, yung mga dresses ni Sis. Pero lalaban din naman yan pag-uwi, diba? Ito, dinadala ko to palagi, pang extra. Kung sakali lang na mapasobra tayo, ayan, malaking backpack kasi yan from World Balance. Pero since hindi ko siya nagamit, ipapatong ko lang yan dyan bago natin siya isara. Tapos, ito lang yung hand carry natin, guys. Of course, yung Jirbo na bag natin. Tapos, magsislippers na lang ako. Ayan, pero magsasocks tayo pero, kasi baka malamig sa airport. Comfortability is our priority. Tapos, ayan, ito yung hand carry natin. Nandiyan yung laptop ko. Ayan yung powder. Ito yung cologne natin. Tapos, andiyan pa isang camera ko. Tapos, yung blue yung medicine kit natin. Yan, yan lang ang dadalhin natin. O, di ba guys, ganun lang ang bilis natin mag-impake. 7:55 PM ang flight natin via Philippine Airlines. And 30 kilos ang baggage allowance ng PAL, no? Tapos, 10 kilos yata for hand carry. So, naka-online check-in naman ako para pagdating natin ng Suvarnabhumi Airport, magbabagdrop na lang tayo. Yung sana lang ang kulang ko, guys, mango sticky rice. So, tignan natin kung makabili pa ako sa airport or hindi na. Hopefully, isa na makabili tayo. So, ayun, sala ko na tong bag. Pahinga lang konti, tapos baba na tayo. Okay, guys, tapos na tayo mag-ayos. And let's say goodbye to our room. Bye, room. I'm going to miss you. Picnic Hotel, Bangkok. Diba, guys, babalik pa tayo ulit dito sa Bangkok. Wow! So, wala tayo naiwan. Okay, let's go. 4:41. Saktong-sakto, diba? Sakto tayo sa oras natin. Miss Snowy is on day off, right? Miss Snowy is on day off, yeah. Yeah, day off ni Miss Snowy, guys. Hindi mo lang tayo nakapagpaalam sa kanya. So, Miss Snowy, the manager of Picnic Hotel Bangkok, thank you so much. I really had a great time here. And thank you for taking care of me from the day I arrived until the day I leave this hotel. Everything's been settled. So, thank you so much, Miss Snowy. I really, really appreciate it. And hoping to be back here soon, very soon. So, hinihintay ko na lang, guys, yung check-out. They're checking the room, check-out na ako. Bigay na natin yung keycard natin. Mag-grab tayo, guys. Kasi mabigat ang maleta. Kung hindi ko na kaya yung ginawa natin nung papunta tayo na nag-BTS tayo, tapos hilayin yung maleta. Kasi puno na yung maleta ko. Ang pamasahe ay, wait lang ha, Suvarnabhumi departure, 519 baht. Tapos ang biyahe ay 31 minutes. Saglit lang pala yung biyahe, guys, kahit pala umalis tayo ng 5:30. But yeah, anyway, okay lang yan. 519 times 1.6. So nasa around 830 pesos yung pamasahe. So sulit na yun, guys, kung tatlo kayo, diba? Paghahatian nyo, mas okay na mag-taxi na lang. Pero kung isa kayo and wala naman kayong dala at nagtitipid kayo, go! Take nyo yung BTS tapos yung Airport Express, diba? Ang sasakyan natin ay Mitsubishi Atrage. Ano yung Atrage? Atrage? Let's say goodbye to the receptionist here in Bangkok Hotel. Picnic Hotel Bangkok. Bye! Thank you so much! Lutangin mo. Hindi ko pala sabi na maayos yung Picnic Bangkok. Picnic Hotel Bangkok. Ano ba? Lutang na lutang. Ayun yung sasakyan natin, guys. Ayun na ba yung Atrage? Mitsubishi Atrage. Para pala siyang Mirage sa atin. Hello! Hello. Airport. Airport, please. Suvarnabhumi. Suvarnabhumi. Yes, sir. Wow, ano si tatang ang bigat ng bag ko. Diyos mayo. Thank you. Ayun na, guys. Let's say goodbye to Picnic Hotel. Thank you, sir. O, diba ang service nila dito, guys? Magbubuksan ka pa ng pinto. Tingnan nyo, guys, dito. May mga bahay na tayo pa sa ilog.
typical bahay ng mga taga Thailand before, no? Ayan, no? Meron din tayo niyan dati, pero parang nawala na, no? I remember dito tayo dumaan, guys, nung papunta tayo ng Sukhumvit kagabi. Oo, if I remember it right. Oh, ito yung resibo, 25 baht lang pala, guys. We're here na, guys, sa Suvarnabhumi Airport, and 5:35 na ng hapon ngayon. Maaga pa, 'di ba? So tara na, pasok na tayo. Mag-check-in na muna tayo ng bag, tapos tingnan natin, hanap tayo ng mango sticky rice. Ang ganda ng departures area nila, no? Teka, tingnan natin kung saan tayo mag-check-in. Alam niyo, guys, masarap mag-Thai Airways. Nung nakalaan, nag-Thai Airways tayo, 'di ba? Pero ngayon, Philippine Airlines muna tayo. Medyo mas mahal yung Thai Airways eh. Sanang PAL. Philippine Airlines, magpakita ka please. Ngayon, nakita ko na, guys, 7:55. Check-in open, letter T tayo. Ayan. Asan yung T? Eh, C pa lang to. Tama, di ba? Roti. Ang ganda ng airport ng Bangkok, no? Super laki, maliwanag. Tapos malamig, presko. Tsaka ang dami talagang bumabiyahe dito, guys. Ang layo, guys, nasa dulo pa yata. Kung alam ko lang na dulo yung PAL, sana doon na lang ako nagpababa sa Grab. Laki ng airport nila, grabe. And ang daming tao. Hi, salamat, nalating din natin, guys. Ah, ito na. Ito, parang may nakakita akong mga kapwa Pinoy. Excuse me, Philippine Airlines, bag drop only. Sorry? Already checked in. You are checked in online already? Oh, yes. Okay. Thank you. Pa-online check-in na tayo, guys. So, dito na tayo. Bag drop na lang tayo. Wala mo ng tao sa bag drop. Tayo na next. Ito, guys, oh. Tayo na next. Pero yung check-in na anong haba ng pila, tignan nyo. Ayan o. Rent. Paikot dito. Hanggang doon sa kabila. Ang haba, no? Good thing nag-online check-in na tayo, guys. Ayan, guys, 20 kilos lang tayo. Ngayon na yung bag natin. Got my boarding pass, guys. Ganun lang kabilis mag-check-in sa PAL. So, yan ang tip ko sa inyo, ha. Mag-online check-in kayo hanggat maaari. Kasi pag pumunta kayo dito lang, hindi naka-online check-in, guys. Mahaba yung pipilahin nyo. Unlike kapag naka-online check-in kayo, ayan, ang bilis lang. Ganun din tayo papunta, diba, sa Sepak. Naka-online check-in ako. So, super bilis ng check-in process. Ang boarding time natin, guys, ay 7:10. So, may time pa tayo. Mga isang oras pa. So, bababa tayo dito. Magtatry akong maghanap ng mango sticky rice. Dito sa mga ganito, meron kaya? Pianoli Cafe. Nakita ko tong Co-op Bar, guys. Co-op? Co-op Bar. Parang silang Thai food, oh. Na-realize, kung di pa pala tayo nakakain ng green curry, 295 baht. Meron din silang mango sticky rice, 180 baht. Wow, may spa din dito, oh. So, kung gusto nyo magpa-massage muna while waiting for your flight, pwede. Ano to, Boots? Okay. Subway. Kanam. Tingnan pa natin doon. May Starbucks din dito, oh. Ayan, meron silang mango sticky rice, 230, ang mahal dito, ha. Kanina nakakita na ako ng 180, guys. 180 yata ang pinakamurang mango sticky rice na mabibili mo, no, dito sa airport. Samantalang sa labas, 50 lang, 60. Even na kasi airport naman na to, no? O, ito rin, no, mango with sticky rice, 239 baht. Mas mahal din, guys. Mas mura yung nandun sa mga nadaanan natin kanina, no? Tingnan pa natin here. Wah! Ang arte nung tingnan pa natin here. Sawadee ka!
Hapon ka. Ruam Samay. Thai food. Thai food. Hainanese chicken rice. Nag-hello na naman, guys. Oh. Nag-hello talaga sa atin yung Hainanese chicken rice. Magkano yung mango sticky rice nila? 180. Oh, ito mura din. 180 na yun nandun kanina eh. Pwede tayo kumain dito, no? Meron ba silang green curry? Parang walang green curry, ah. Ah, ito, number 4. Ay, red curry to eh. Sige, parang mas okay pa rin yun dun sa kanina. Anto, KFC na. Wala na yata, dun dulo na. O, sige guys, dun tayo sa kanina. Yung nadaanan natin doon. Maga pa naman, 5:58 pa lang. Isang oras pa bago mag-boarding. Ayan guys, nandito ako sa Top 10 Cuisine. Top 10 Thai Cuisine. And ayan, meron silang mango sticky rice. 170 baht. Mas mula siya, no? Pwede daw i-take out. Ito guys, total natin. So, take out tayo ng dalawang mango sticky rice. 363.8 na total. Yehey, got our takeout guys para sa bahay. Yan, para makakain naman sila ng legit na mango sticky rice from Thailand, di ba? Dalawa nga lang tinake out ko. Okay na yan. Hati-hati na lang. Tara, naakyat na tayo guys dito. International departures. Passport control. So, shall dito, i-scan mo lang yung ano mo, boarding pass. Oh. Ayan. Lusot na tayo sa security check. Lusot naman ang ating mango sticky rice. Nilabas lang yung laptop ko and power bank. So ngayon, passport control na tayo. Okay, so we're done with the passport control. Scanning lang ng fingerprint picture. Tapos okay na. 6:31, so meron pa tayong 40 minutes before boarding. Ang ganda dito guys sa paglagpas mo ng ano, ng immigration. Tingnan nyo. Parang isang mall. Diba? Guys, so King Power Perfumes and Cosmetics. Nagpapalamdam na naman ba siya? Sige nga, silipin nga natin. Kung nandito yung nagpapalamdam sa atin na ano, Versace. Oh, ito na guys, ang Versace. Katabi siya ng Jo Malone. Sana yung gusto natin. Ay, wala. OMG. So, it's not meant to be talaga. Ito lang yung Versace nila. Dalawa lang. Pero wala yung Versace Eros na gusto natin yung red. Okay, guys. So, it's not meant to be. Okay, guys. Lakad na tayo papunta sa departure gate natin. Ba't kaya yung kulay? Parang may ibang kulay yung buhok ko. Ha? Anong nangyayari sa camera? Ah, reflection na pala ng ilaw. Guys, merong patchy chocolate dito. Hindi tayo nakabili nito sa Dubai, no? Nalaman ko lang siya, naka-uwi na tayo, guys. Pero may nagbigay na subscriber sa atin ito, si Vanessa. Doon ko lang siya natikman. Tsaka binigyan din kami ni Ate Ems ng ganyan. Masarap siya. Ganda ng Bangkok Airport, guys, no? Yung paglagpas nyo ng immigration, ang daming bilihan, duty-free, kainan, ang dami talaga. Lalakad tayo sa gate natin, up to 8 minutes daw na lakad eh. Ang sarap naman ng Burger King. Parang gusto ko ng burger with Coke. Sige, diretso pa tayo. Oh, King Power ulit. Ang daming King Power dito, ah. Duty-free. Ayan na, F1 to F6, up to 4 minutes na lang. Ang dami pa dito guys, hindi ka mauubusan ng kakainin, hindi ka mauubusan ng gagawin. Wow, sobrang amazing ang Bangkok Airport. Kala mo first time dito, no? Ewan ko, hindi ako sa side na to lumipad last time, sa Thai Airways. Ngayon kasi pal eh, so iba yung gate niya. Kaya na-amaze ako, ang daming kainan, no? Potato corner. Uy, parang sarap mag-potato corner. Gutom yan. Ito may McDonald's. Take out tayo ng McDonald's, guys. I'm kinda hungry. Kahit soft drinks and burger lang. O, yan na lang. Crispy chicken burger meal na may fries and drinks. Anong drinks natin? Fanta strawberry, oh. Coffee. Nagkape na ba tayo kanina? Nagkape tayo kanina, Tim Horton. Sige, Coke na lang tayo. Coke. Ito na. Thank you. Laki ng drinks natin, guys. Ito na tayo, guys. So, F3. Ang ganda talaga ng airport ng Bangkok, no? Ayun, no? Ay, yun yung plane natin. Ayun na yung plane natin, guys. Nakita ko na Philippine Airlines. Ayan, F3.
Sulitin natin ang walkalator. So, pababa dyan yung gate natin. Ganda ng airport ng Bangkok. End of the walkway. Nagpa-board na ba? Ay, hindi pa. Ayan na guys. Chine-check na nila yung boarding pass dito. Magpo-board na raw in 10 minutes. So, saktong-sakto lang tayo. Ayan na, nakaupo na tayo guys. Wait na lang tayo ng boarding. Ano oras na? 6:56. And ang laki ng soft drinks natin, madadala natin yan doon sa plane. Tapos nagulat ako sa fries, ang laki din guys, ayan o. Baka hindi ko na makain yung burger ko. Take out ko na lang, ang laki na nito, busog na ako dito eh. Alam ko kasi may food din tayo sa plane eh. Pero gutom na kasi ako guys, hindi na ako makapaghintay, so snack muna tayo. Sobrang short lang ng trip natin to Bangkok guys no. Next to Kuala Lumpur, ito yung country na pinuntahan natin for only 3 days, na? So yun naman guys, some will say na bitin siya ganun. Oh, bitin talaga. Pero for me, na as a busy person, wow. Kasi diba, I still have a corporate job. And sinusulit lang talaga natin yung mga long weekends, holidays, para makapag-travel tayo and makagawa ng mga vlogs. Okay na yun. Kasi long weekend naman, diba? Mahalaga lang naman is balance, time management, and kailangan well rested ka pa din. So yun. Yun ang key. Marami ang tatanong sa inyo guys, so marami ang curious, how do I manage to travel while having my corporate job? Ano ko nagbabudget, ganyan. So, sige, try natin gumawa ng video na yan. Tagal ko lang gustong gawin to guys. Hindi ko pa rin magawa-gawa. Kasi nga super busy. Pero sige, gagawin natin yan soon. In fairness sa PAL ha, on time. 7:01, nagsistart na ng boarding guys. This flight will be boarded by seasonal mode. Philippine Airlines is now inviting all remaining passengers. All remaining passengers, please proceed to board at this time. Thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay! In fairness guys, ang bilis magpa-board ng Philippine Airlines. Here's our food guys, let's eat. Chicken, non-fat bread. Banana bread, almond bread. What's this? Salad. And chicken, let's eat. Alright, 11:55 na ng gabi guys, Manila time. And nandito na tayo sa NAIA. And Terminal 2 pala ang lapag natin guys. Hindi ko napansin na Terminal 2 pala yung PAL. Eh di ba ayoko nga dito? Kasi nga kung magkakommute ka lang, ang hirap sumakay. Hindi pa naman ako nagpasundo ngayon. Sabi ko magagrab na lang ako pa uwi. Eh ang hirap sumakay dito. Remember sa experience natin nung nagburakay tayo, di ba? Okay, immigration na tayo guys. Merong e-gate, merong person. Dito tayo sa person para may tatak. One of the pros ng pag-arrive dito sa Terminal 2, super bilis ng immigration guys. And I guess yung baggage mabilis din kasi PAL. I hope so. Pero guys, kinakabahan ako paglabas natin. Ang hirap sumakay dito sa Terminal 2. Mahirap mag-grab, mahirap mag-taxi. Based sa previous experience ko ha. Kaya sana naman meron. So nakaupo ko dito. Ang ganda ng upuan na to guys dito sa NAIA Terminal. In fairness ha, ang bilis ng PAL. Ayan na naglalabasan na yung mga baggage. And surprisingly, nakabuka ko ng Grab. Hindi na tayo mga problema. Pero ang problema ko ngayon, kung matagalan lumabas yung pagkain natin, andyan na yung Grab. Nag-chat ako, sabi ko, kuya, pwedeng pahintay lang po. Hinihintay ko lang po lumabas yung bagay ko. Mag-add na lang po ako ng tip. Sabi ko, parahintayin niya ako at di niya i-cancel. So, fingers crossed. Sana lumabas yung bagay natin para makasakay na tayo agad. 12:19 na ng madaling araw ngayon. Hoping na lumabas na ang ating bagay. Tumayo na ako. Baka maya-maya lumabas na eh. Survive ng ating mango sticky rice, guys. So, di ba? So, this shows na pwede talaga kayong mag-uwi ng mga mango sticky rice dito sa Pinas. Kasi ang dami nag-comment sa akin, guys. Pwede ba magdala? Saan ko nilagay? Sa check-in ba? Yung nakaraan na nag-Bangkok tayo, guys. Sa check-in, luggage ko siya nilagay. Kasi nga, nakabili tayo doon around the Rangnam area. Pero ngayon, since sa airport na tayo nakabili, hinan-carry ko siya, guys. Pero pwede nyo siyang i-check-in. Ang ginawa ko nun, binalot ko lang sa towel. Inipit-ipit ko lang, ganun. Alam mo, hindi mauuga. Kasi pag nauga, guys, malalamog yung mangga. Anyway, sige guys, hintayin ko na yung bagahe ko. Sana dumating na. The moment na nakuha ko na yung luggage ko, yun naman yung pag-cancel ng Grab. Kinancel niya. Tapos na-charge ako ng 50 pesos na
alam mo tag doon, no show fee. Ngayon, wala na tuloy akong mabook. Ay nako, ang hirap talaga dito sa Terminal 2, guys. Sakto naman din ako nagpasundo. Kasi akala ko Terminal 3 ang magiging arrival. Hindi ko nabasa sa ticket na Terminal 2 pa lang arrival nung pan. The struggle of a traveler arriving at naiya Terminal 2 na magko-commute lang, no? Ang hirap, guys. Ang hirap talaga. For sure, yung iba sa inyo nakaka-relate din, no? Yung mag-a-arrive ka dito sa Terminal 2 tapos wala kang option ng sasakyan. Ang option mo lang is yung mga nag-aalok sa labas ng mga kontrata, ganun. Ang hirap naman ng ganun, di ba? Wala akong mabook. Try natin yung 6-seater. May nabook akong Avanza, guys. Pero nag-cancel din siya. Tapos ngayon naman, may Toyota Innova. So sana ito na. Anyway, sige, end ko na itong vlog kasi pag-uwi natin sa bahay. Mabilisan ko ililikwit yung mga pagkain lang naman. Yun muna mga ilalabas ko. Tsaka yung mga important toiletries and chargers, ganyan. Kasi yung mga pagkain kailangan mailagay sa ref eh. Yung mga damit, bukas ko naliligpitin. Kailangan makatulog tayo maaga, guys, kasi we have work tomorrow. Pero okay naman, di naman ako masyadong pagod talaga. Lalo na kapag pa spa tayo kahapon sa Let's Relax mo, di ba? Super relax talaga. Kaya, when in Bangkok, guys, magsingit talaga kayo ng isang moment. Pwede isang gabi, isang hapon, o isang tanghali para mag-try ng Thai massage. Super sarap talaga, guys. I highly recommend yung Let's Relax Spa. Magtingin kayo kung saan may malapit sa hotel ninyo. Or kung gusto nyo, itry nyo yung tinlay natin, yung may onsen. Super sarap, nakaka-refresh ng body. Like, all the negative vibe mawawala. Tapos mapapalitan ng mga positive vibes. Yeah, so i-end ko na itong vlog, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa vlog na ito. And before I end this vlog, please follow nyo ako sa aking mga social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook, at JM Bankisho on Instagram, and at JM.Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, please pakilike nyo naman. And subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next vlog. Bye-bye.